Hi. Happy Resurrection Sunday. Kamusta po kayo? I hope na lahat po kayo ay safe and healthy malayo sa COVID-19. His reason, yep, let's celebrate the Savior. Para sa akin, pag sinabing Resurrection Sunday, dalawa ang meaning eh. About sa pag-ibig at pagpapatawad. Love and forgiveness. Kaya nga, sa araw nito, gusto ko sana magkwento sa inyo tungkol sa dalawang storya. Two stories about love and forgiveness. Pero bago yan, natanong niyo na ba bakit Happy Easter ang tawag? Kasi pala yung word na Easter galing sa word na Ishtar. Ito yung fertility god of pagans. Kaya ang mga icons, bunny, eggs, no? Fertility. Kaya pag tinanong mo yung mga bata, what is Easter Sunday? They will talk about Easter egg hunt. No? Parang pagka, what is Christmas? Sasabihin nila, it's about Santa Claus. Ang tanong, are we keeping Christ in Easter? How do we begin to explain to our kids something as profound, powerful, and mysterious as the death and resurrection of Jesus? Which is, after all, at the very heart of our Christian faith, right? Alam niyo, how do we help kids understand that when it comes to Easter, Jesus, not the Easter Bunny, is the reason for the season? Amen? Yep. The good news is, ang maganda dito, our children come into the world hardwired to grasp deep spiritual truths. Even something so amazing and miraculous as the resurrection. This is because for children, alam nyo ba na believing in God is instinctive. It is as natural as breathing. Jesus recognized this when he said, no, naalala niyo yung scenario, sabi niya, let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Bottom line, our children are hungry for the truths of God. Yep. They're hungry for the truths of God. So, don't be shy. Don't hold back. Turo nyo kung anong dapat ituro. Ituro nyo that He's risen. Ituro nyo that He's risen from the dead, just as He said would happen. Sa totoo lang, we have a reason to celebrate every day of the year because we serve a God who is alive and filled with resurrection power. Yep. Not only did He resurrect Jesus from the dead, but He wants to extend His resurrection power into every single area of your life today. Resurrection Sunday, it's about love and forgiveness. Simulan na natin about in two stories na tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Let's start with the first story about love. Ang title ng story na to, The Cops and the Robbers. Alam niyo, meron dalawang magkaibigan, yung older cop and younger cop. Magkaibigan sila, very close sila, best friend, magkumpare, inaanak niya isang anak, vice versa. Pumili sila ng bahay sa isang lugar, close sila, nagbabarbecue sila every Sunday, sabay sila mag-church, nag-outing sila, so very close sila, pati yung pamilya nila, yung mga anak nila. Mahal nila isa't isa bilang magkatrabaho at magkaibigan. Isang araw, rumisponde sila sa isang bank robbery. Ang kalaban nila, apat na magnanakaw, may high-powered guns, kabarilan, sa kasabayang palad, inamaan yung batang pulis at siya ay namatay. Tinuya pa sila. No? Itong mga magnanakaw, sabi nila, mga pulis pa ito, wala pa kayo, mahina yung mga baril nyo. Panalo kami ngayon, marami kaming pera, sorry na lang kayo. Ha, namatayan ka pa. So galit na galit yung old cop kasi namatay yung young cop eh. Yung kaibigan niya, yung best friend niya. Masakit sa kanya. After ilang buwan ng pagkamatay, dinadamdam niya pa rin. Ang sabi ng chief of police, bigyan ka tayo ng bagong partner. Sabi niya, sir, kahit wala na. Pero hindi, procedure natin yan eh. Itong bagong partner, noong una ayaw niya, naiinis siya. Pero eventually, naging kaibigan niya rin. Kasi he reminds him of yung young cop. Itong new partner niya, mabait din.
Naging kumpare niya rin. Niyaya niya tumira dun sa village sila. Mas, every Sunday, magkasama rin sila mag-church. Nagbabarbecue rin sila. Nagbabudal fight sila. Nag-outing sila. Close yung pamilya nila. As in, parang napalitan yung dati niyang kaibigan. Eh, yun lang. Sa araw, bumalik itong mga robbers na to. Nadala uling high-powered guns at napainkwentro at namisponde itong dalawang magkaibigan. Sabi na older cop, dito ka lang sa likod ko. Akong bahala sa iyo. Hindi ko nahayaan na mangyari yung nangyari sa kaibigan ko dati. No? Kumbaga, lalaban tayo. Pero sa kasawi ang palad, tinamaan yung kanyang bagong partner. Pero, iba yung reaction niya ngayon. Sabi niya, pare, huwag kang magkilala. Mabubuhay ka. Akong bahala sa'yo. Hindi ka nila mapapatay. Pamamatay muna ako bago ka nila mapatay. So, nag-alarambo tong older cop. Pinagbabaril niya yung apat na magnanakaw. Nadaplisan niya. Hindi niya nga napuruan. Nadaplisan niya lang. Yung isang magnanakaw, yung tatlo magnanakaw tumakbo. Sabi nila, tiyan ka na, bahala ka sa buhay mo. Eh, kulang ka sa diskarte. Ayan tuloy, tinamaan ka. Okay na rin to. Instead of divided by 4, divided by 3 na lang. Goodbye. Yung magkaibigan na polis, nag-ooperate sila, yung relasyon nila, powered by love. Yung mga magnanakaw, nag-ooperate sila, no? Powered by greed. No? Kumbaga, pera-pera lang, material. Ang tanong, where is the love? Sa side ba ng mga magnanakaw? O sa side ng dalawang polis? Naalala ko tuloy, sabi sa John 15:13, greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. Para sa akin, tunay na pag-ibig nandoon sa dalawang polis. Right? Kasi yung mga magnanakaw, natuwa pa sila nang tinamaan yung isa kasi divided by 3 na lang. Yung isa, hindi ako papayag, mamamatay muna bago kanila mapatay. Pag-ibig yun eh. That is love. Alam nyo, a lot of people ngayon, they're lost. They're waiting to be found. No? Kasi hindi nila alam yung apat na katotohanan eh. There are these 4 truths na importanteng manaman nating lahat. Unang katotohanan, no? First truth. Alam niyo ba na mahal ka ng Diyos? God loves you at ginawa ka niya. He created you to know Him personally. Mm-hmm. Sinabi niya nga, no? Sa Juan 3:16, sabi niya, sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sa English, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 3:16. Sabi nila, kapag sinummarize mo yung Bible, eto na yun. No? Tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung tibok ng puso na salita ng Diyos. Ito yung operating system niya. Pero alam ba, may plano siya sa'yo. Ano yung plano niya? John 17:3. Now this is eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan. That they may know you, the only true God, na makilala ang tunay na Panginoon. And Jesus Christ, whom you have sent. Yun yung plano niya. Kaya, pinadala niya si Jesus eh. Yun yung rescue mission natin eh. Alam nyo, yung pangalawang katotohanan na dapat nating maintindihan, man is sinful and separated from God. Lahat tayo makasalanan. Ito yung nagpiprevent sa atin eh, para makilala ang Diyos personally. No? We cannot know Him personally or experience His love. Bakit? Kasi punong-puno yung puso natin ng kasalanan. Alam nyo, sabi sa Romans 3:23, for all, lahat po tayo. As in, lahat po tayo. Including yung mga tao na o mga santo na
dinadasalan natin, including si Mama Mary, lahat po tayo, including si Saint Joseph, si Saint Paul, kahit sino, kahit si Pope John Paul, kahit sino pa, lahat po tayo, for all, have sinned, nagkasala tayo lahat, and we all fall short of the glory of God. Alam niyo, man was created to have fellowship with God. Yun talaga intention eh. But, because of his stubborn self-will, matikas ang ulo natin, he chose to go his own independent way. And fellowship with God was broken. Nagsimula yun sa original sin kay Adam. At yung na-experience natin ngayon na patuloy natin iniiwasan ng Diyos. Alam niyo, this self-will characterized by an attitude of active rebellion or sometimes passive indifference is evidence of what the Bible calls sin. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Hindi lang physical death, but also eternal death. Ito'y tinatawag na separation from God. Separated tayo eh. No? At in diagram na ito, kung titingnan nyo, it illustrates that God is holy and man is sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that man is continually trying to reach God and establish a personal relationship with Him through his own efforts, no? Such as good life, ako, gagaling ako sa buhay, magpapakayaman ako na, pagkamayaman ako, tutulong ako sa mahirap. Hindi po tayo masasagip nun about philosophy. Magagandang pilosopiya sa buhay. How about religion? Religion will not save you. Relationship will do. Alam niyo, pag-usapan natin ikatlong katotohanan, yung third truth, na dapat natin maintindihan. Jesus Christ is God's only provision for man's sin. Kung lahat, kung may plano ang Diyos, kung sabi natin, una, mahal tayo ng Diyos, may plano ang Diyos sa atin. Pangalawa, tayo daw ay nagkasala, malayo tayo sa Diyos. Pero may breach eh. Merong pwedeng mag-stand in the gap. Alam niyo, through Him alone, we can know God personally and experience His love through Jesus alone. Wala nang iba. Bakit? Bakit mo naman nasabi na He is worthy, siya yung worthy na maging bridge ng gap? Una, kasi He died in our place. Dapat tayo yun eh. But God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi pa natin siya ina-accept, namatay na siya para sa atin. Kasi He's willing to bridge yung gap mula doon, from a holy God to a sinner like us. Isa pa, no? Bakit siya ang God's only provision for man's sin? Kasi nga, He rose from the dead. Alam niyo, madami na nag-claim na sila daw ay Diyos. Pero ito lang ang natatanging Diyos na namatay para sa mga tao na nagalit sa Kanya. Ito lang ang natatanging Diyos na nabuhay after 3 days. Ito lang ang natatanging Diyos na umakyat uli sa langit. Ito lang ang natatanging Diyos na buhay pa hanggang ngayon. Lahat na nag-claim na God, patay na. But wait, there's more. Ito lang ang natatanging Diyos na buhay na before the world began. Christ died for our sins, mga kapatid. He was buried. He was raised on the 3rd day. According to the scriptures, He appeared to Peter, then to the 12. After that, He appeared to more than 500 witnesses. He rose from the dead. He is worthy to be the bridge ng gap na yon. Ano pa ang dahilan? Mga kapatid, siya lang. He is the only way to God. Siya lang. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me.
Pwede tayong magdasal sa mga namatay natin, ng mga kamag-anak. Lolo, sana sabihin mo kay Papa Jesus, sa kapatid kong namatay, or sa pinsan ko namatay, or sa tsayin ko namatay, or Saint ganito, or Saint ganyan, or even kay Mama Mary. They're not the mediators. The Bible is so clear. It is only Jesus. Sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father but through me. Ako ang bridge nyo. Ako ang lawyer nyo. Ako ang intercessor nyo. Tingnan nyo uli yung diagram. The diagram illustrates that God has bridged the gap which separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins. Siya lang. Siya lang ang pwede magtugtong. Pang-apat, ito yung fourth truth na dapat natin maintindihan. We must individually receive Jesus Christ as Savior, bilang tagapagligtas, and Lord, bilang Panginoon. Then we can know God personally and experience His love. It is not enough just to know these truths, mga kapatid. We must receive Christ through faith. Ano ibig sabihin? Ephesians 2:8-9. For by grace, sa grasya lang ng Panginoon, kaya ka nasagip dahil sa pananampalataya. Grasya ng Panginoon ay isang bagay na hindi mo inihingi, hindi mo deserve, pero binigay sa iyo. Yun yung grasya ng Panginoon. Sinagip ka through your faith. Ang faith is something that you're hoping for na hindi mo nakikita pero alam mo darating. Yun ang faith. For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. Wala ka kaya sa gipin ng sarili mo. It is the gift of God. Regalo sa ito ng Diyos. Not as a result of works that no one should boast. Kasi kapag gawa-gawa mo, ayabang pa tayo. Pero ito, binigay niya. Wala ka ng kahirap-hirap. You just need to receive Christ through faith. At when we receive Christ, we experience a new birth. Ito yung hindi yung physical birth, but ito yung sinasabing born again. No? Born again process. Ang born again ay hindi tao. Born again Christian ang tawag doon. Sa mga naka-experience ng born again experience. No? Ano ba ito? No? Sabi dito, no? We receive Christ by personal invitation. Sabi sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him. Nandiyan ako sa puso mo, sa labas ng pintuan ng puso mo. Kumakatok ako sa iyo. Kapag narinig mo ang boses ko, kagaya ng pagkakarinig mo sa preaching na to, no? Buksan mo yung puso, yung pintuan ng puso mo. I will come in, sabi niya. Papasok siya. Alam mo, receiving Christ involves turning to God from self and trusting Christ to come into our lives, to forgive our sins, to make us the kind of people He wants us to be. Ito po yung repentance. Ito po yung pagtalikod sa lahat ng kasalanan natin. Kalimutan natin lahat yun. Talikdan natin yun at harapin natin ang Panginoon. Humingi ng tawad in all humility sa lahat ng naisip, nasabi at nagawa. At saka po tayo mamuhay ng bago. Yan po yung born again experience. And you just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience. Umiyak ka, tumulong sipon mo. Talagang humagulkol ka. It's not enough. We receive Jesus Christ by faith sa pamamagitan po ng pananampalataya natin as an act of the will. Kailangan po natin ng faith. Kailangan po natin ng pananampalataya. Naalala ko sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nakilala ko ang Diyos nga kasi
minahal niya ako eh. Natuto ako magmahal kasi natuto ako sa kanya. At 1 John 4:10, this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Mm-hmm. We need to pursue the love of Jesus. Ano ba yung pag-ibig na yun? We need to pursue that. Again, Resurrection Sunday means love and forgiveness for me. Ano yung pangalawang kwento? I talked about the story of love sa cops and robbers. Now, usapan natin the story of forgiveness about the king and I. Alam niyo, meron pong isang hari na napakayaman, nakatira sa isang very rich kingdom at napakabait at napakapagmapagmahal at napaka-forgiving. At meron siyang isang anak na prinsipe na mahal niya. Alam niyo, ang intention niya, sabi niya, sa lahat na nasasakupan ko, gusto ko walang nagugutom. Gusto ko lahat masaya. Gusto ko actually tawagin silang lahat. Sabi niya sa mga officials, papuntay niyo dito sa kaharian ko. Bigyan sila ng pagkain. Bigyan sila ng lahat ng pangailangan nila. Dahil mayaman ako eh. Kayang-kaya ko yun. Gusto ko masaya silang lahat. Kasi mapagmahal ako. Yun, pinaabot niya yun sa mga taong, sa mga villages na nasasakupan niya. Hindi alam nung hari, meron pala siyang mga nasasakupan. Kasi yung iba na villages, pumunta na doon sa Rich Kingdom. Doon na sila tumira. Pero may isang, may mga villages pala, hindi niya alam, eh, naghihirap. Maraming poor people. Bakit? Kasi yung mga representative ng kingdom, no, yung mga government officials, eh, napaka-corrupt pala. Imbis na mapunta sa mga tao yung kayamanan, imbis na mapunta sa mga tao yung message na mahal kayo ng hari, mabait ang hari, na pumunta kayo doon sa rich kingdom niya, doon na kayo tumira, nang hindi na kayo mahirap, eh kinukurap ng kanyang mga officials. At sinisiraan yung mahal na hari. Ang ginawa ng mahal na hari, na nalaman niya na may mga officials na corrupt, nagpadala siya ng mga good officials or mababait na naniniwala sa kanya at very loyal sa kanya. Sabi niya, o ipahayag nyo dun sa mga tao na mahihirap, na mayaman ako, na meron akong malaking kaharian na gusto ko sila dito nakatira. Papuntay nyo sila dito at tatanggapin ko sila kahit sino pa man sila. At yun nga ang ginawa ng mga good officials. Ang ginawa naman ng mga corrupt officials, para patuloy silang mangurap sa mundo ng mga mahihirap, ang ginawa nila, pinatay nila yung mga good officials. So these good officials, who actually great leaders, were killed by the corrupt officials. Nalungkot yung mahal na ari. Ang ginawa niya, di bale, mahal na mahal ko talaga yung mga tao na yan. So magpapadala pa ako ng rescue mission para madala sila dito sa rich kingdom ko. This time, papadala ko na ang aking prinsipe. Ang aking good prince. Anong ginawa nung mga corrupt officials na kasama nung mga tao na nandun na naniwala sa kanila? May mga naniwala sa good prince, pero iba, madami hindi naniwala. So, ang ginawa nila, pinagplanuhan nila yung good prince. Pinatay nila yung good prince. Ang sakit-sakit nun para dun sa mabuting hari. Nalaman niya na matay yung kanyang mga good officials. Nagpadala siya ng anak niya na mismo. Namatay din. Pero yun ang akala ng mga corrupt officials. Yun yung akala ng mga naniwala sa mga corrupt officials. Yung good prince, hindi talaga namatay. Pinatay nila, pero buhay siya. Nakabalik siya doon sa kaharian ng hari. Ang sabi ng mahal na hari, sobra na itong mga to. Paparusahan ko itong mga corrupt officials na to. At lahat
ang mga naniwala sa kanila. Pero meron pa doon sa mga tao na doon na alam ko mahal nila ako at mahal ko rin sila. Kung ihingi sila sa akin ng tawad, patatawarin ko sila kahit pinatay nila yung anak ko. Kahit pilit nilang patayin pero hindi naman talaga namatay. Ang gagawin ko, patatawarin ko sila. Kasi that's my very character. Mapagmahal, mapagpatawad, provider. At willing ako na papasukan sila sa aking rich kingdom. He's a forgiving king. Alam nyo, alam ba ibig sabihin ng forgiveness? Alam nyo, forgiven. Ang pagka pinatawad ka, it means that all the wrong you have done is no longer a problem between you and God. Gaya ng kondisyon ng hari, lumapit lang kayo sa akin. Magsisi kayo. Papapuntin ko. Dito na kayo titira sa rich kingdom ko. Same with our God. He treats you as if you had never done it. That's forgiveness. Sabi sa Jeremiah 31:34, I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Wow. Ang bait. Mapagpatawad. One day, Jesus was arrested. Naalala niyo yun? His enemy set up a fake trial. And it was decided he must die. He had the power to escape, actually, no? But he chose not to. But sa totoo lang kasi, he was obeying his father. Kagaya ng good prince, he was obeying the king. The Roman soldiers made fun of him. Kagaya ng mga corrupt officials kanina sa kwento natin, using long, sharp thorns, they made a crown and pushed it into his head. They even dressed him in a purple robe and hit him hard saying, Hail, King of the Jews! Tinutuya siya. And soldiers marched Jesus to a hill outside Jerusalem. There they nailed him to a cross. Di lang yun. Inasar pa siya. They put a sign above his head. No? I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Iuderum. Jesus of the Nazareth, King of the Jews. Hindi po totoo na si former President Marcos yung nagpalagay nun sa ibabaw ng cross. Hindi po ibig sabihin ng INRI ay Ilocos Norte Region 1. Joke lang. Oh. Pero, di ba? I mean, imagine, no? People watch Jesus hanging on the cross. But they did not see all his pain. Alam nyo, at midday, it became dark as God punished his son for our sins. That is what made Jesus' death the worst ever. Grabe. When it was over, Jesus cried out, It is finished. No? Tetelestai. And he died. Some of his friends lovingly put his body in a cave. They had so hoped he was the king, but now he was dead. Imagine mo. Hopeful ka. Yes, kasama natin ang king. Pero namatay. The rulers made sure no one would get into the cave. A large slab of rock was rolled across the entrance para sigurado hindi makalabas. It was sealed and soldiers were put on guard. That Saturday was a long, sad day. If Jesus had not died, nobody could have their sins forgiven. Baliwala lahat ang Kristyanismo kung hindi namatay si Kristo. God must punish all sins because He's always right and fair, right? But God loves you so much that He planned His rescue mission and sent His Son to suffer and die. Galing eh, no? Jesus loves you so much that He was willing to take the punishment you deserve. Jesus died to save His people from their sins. The Son of God loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. When you're early on Sunday, there was an earthquake. An angel came and rolled away the stone from the cave tomb. The frightened guards ran away. We're talking about 6-footer muscular
Roman soldiers, tumakbo sa takot. Ito maganda. Some women came to the grave. He's not here. He's alive. An angel told him, come, look. The women looked, and later Peter and John went in to see for themselves. Jesus was not there. Where was he? Nasaan si Jesus? Jesus was alive again. Parang yung sineselebrate natin ngayon, yung Resurrection Sunday. May ebidensya ba tayo? Siyempre, meron. Tandaan nyo, Mary Magdalene met him in the garden where the tomb was. Jesus joined two friends as they walked along the road. Right? Di lang yun. He suddenly appeared in the room where his disciples were. Remember yung scene nila doubting Thomas? They also met him on the lake shore and had breakfast with him. Pinagluto pa sila ni Jesus ng tilapia. Hindi lang yun. Over the next 40 days, more than 500 people saw him walking around. How can you dispute that? Kasi King Jesus was alive. He would never die again. Siya yung Diyos eh. Siya yung Alpha and Omega. At hindi lang yun. One day, Jesus and his followers went up a mountain. As he was talking to them, his feet left the ground. He went up, up into the sky until a cloud hid him from view. As his friends kept watching, two angels came. He will come back in just the same way. They explained. The Lord Jesus Christ had returned to heaven. Wow. Ganda siguro nung scene na yun. Sarap siguro kung nandun ka. No? Can you imagine the welcome? No? King Jesus received in heaven? Ay, ang saya siguro. God honored him far above anyone else. He's king over everything. Eh. Remember, sabi sa Bible, kapag ka isang tao na tumanggap kay Kristo, nagbubunyi yung mga anghel sa langit, paano pa pag si Jesus bumalik? Right? There is nobody like King Jesus. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven, given among men by which we must save. Acts 4:12. He's the only one who can rescue you from sin and punishment you deserve. I know you can have forgiveness only through Him. Only He can help you live God's way. He is the only way to God in heaven. Siya lang po. King Jesus is in heaven now, but one day He will come back to our world. He will punish forever all those who have chosen to live their own way. He will welcome all His friends. Ikaw at ako. Di ba masaya yun? They will live with their King in His wonderful kingdom. Kasama tayo dun. Which never ends. Wow. Exciting, ano? Jesus Christ can be your Savior and King. Alam mo ba? Ang tanong, will you agree with God that you have sinned? You need to accept. You need to realize. You need to think deep. Nagkasala ka ba talaga? Are you sorry for the wrong things you say, think, or do? Are you willing to live God's way? Do you believe that Jesus took the punishment you deserved when He died on the cross and rose again? Do you want God to forgive your sin and change you on the inside? Close your eyes and bow your head with me. If your answer is yes, talk to King Jesus now. And you can tell something. You can tell Him something like this. Dear God, I have sinned and I am sorry. I'm sorry, Lord. I believe Jesus is your Son who died for me and rose again, Lord. Please forgive my sins and help me live in a way that pleases you. In Jesus' name, amen and amen. If you tell this or something like it, there's a great promise in the Bible for you.
Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Boom. Romans 10:13. What a great promise. When Jesus Christ rescues you from sin, a whole new way of life begins. You will never be alone again. He promises, I will never leave you. Your King is always with you. Hindi ka niya iiwan. Actually, you can talk to Him about anything at any time. You will get to know Him more and more as time goes by. Hanggang sa lumalago ka, Jesus, your King, will help you live as He wants, even when it is difficult. These words are in the Bible. Kahit mahirap, nandiyan siya sa'yo. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. That's true. Paano kung magkasala po ulit ako? When you sin again, tell Jesus, sabihin mo lang sa Kanya, humingi ka uli ng tawad, He's faithful and just to forgive our sins. 1 John 1:9. At you will learn more about God and His ways as you read the Bible. Importante ito. Basahin mo ang Biblia. Salita ng Diyos. Umatin ka ng mga Bible study. Umatin ka ng church. Kilalanin mo ang Diyos. The Bible is God's book. So it's very important to read it, believe it, and obey it. Manap ka rin ng simbahan na makakatulong sa'yo. Marami pong Church of the Nazarene na matatagpuan. Hindi lamang dito sa Los Angeles, kundi sa buong California, hindi lamang sa buong California, sa buong Amerika, sa Canada, sa buong mundo. Asia, Europe, Africa, madami pong Church of the Nazarene. I would suggest, no, umatin kasi sa Church of the Nazarene. Or, specifically, kung Filipino ka, sumali ka sa amin sa Los Angeles First Filipino Congregation. Matatagpo sa 3401 West 3rd Street, Los Angeles. At maki-fellowship ka sa amin. Or kahit saang Bible-believing church na malapit sa iyo. Or kung saan kakampante at sa palagay mo lalago ka. No? Importante makasama ka ng iba pang believers para lumago ka at lumakas ka. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin para ipaliwanag sa iyo at ikwento sa iyo yung dalawang storya tungkol sa love and forgiveness. Kaya nais ko sana na tapusin natin itong service na to, itong teaching na to sa isang panalangin. Panginoong Ama, maraming salamat po sapagkat may isa na naman na kaluluwa na tumanggap sa iyo. Maraming salamat po na may isa na naman kaluluwa na mababago ang buhay at makakasama mo at makipagrelasyon sa iyo. Lord, I pray that you continue to reveal yourself to that person who is listening, who is watching right now. Touch his or her heart. Lord, lead her to a wonderful journey with you. Lord, I pray for blessings for them. Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. By the greatness of the Father, through the love of the Son, and by the infinite power of the Holy Spirit, you are blessed. Amen and amen. God bless you. Marami pong salamat. God bless you.